Katulad ng desisyon niyang subukan ang swerte sa mundo ng politika, muli naghatid ng sorpresa ang It's Showtime host na si Ayon Perez sa kanyang biglaang pag-atras rito. Narito ang detalye. The Philippine Showbiz List presents. Tunay na dahilan ng pag-atras ni Ayon Perez sa eleksyon 2025. Matatandaan na noong October 1, 2024, sa unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga nagnanais kumandidato sa midterm elections na magaganap sa May 2025, ginulat ni Ayon ang lahat ng isa siya sa mga showbiz personality na nanguna sa pagsumite ng kanyang kandidatura. Personal na nanumpa si Ayon bilang bagong miyembro ng National People's Coalition sa munisipyo na Concepcion, Tarlac. Kasunod nito ay ang paghain niya ng Certificate of Candidacy bilang konsihal ng bayan na kanyang sinilangan na hudyat na kanyang pagpasok sa mundo ng serbisyo publiko. Sa tinatahak na bagong larangan, katulad ng ibang celebrities na nanais magkaroon ng posisyon sa gobyerno, hindi nakataka si Ayon sa mga batikos. Marami ang napataas ang kilay at kasabay nito ang mga katanungan sa kanyang kakayahang mamuno. Mailang netizens pa ang nagsabi na nakakatawa nga raw dahil ang partner niyang si Vice Ganda ang mas competent maging politiko, pero ito talagang si Ayon ang nagdesisyon na tumakbo. Di umano'y ginagamit nito ang kanyang kasikatan, partikular na ang impluensya ni Vice para unti-unting maisakatuparan ang planong makapasok sa politika. Kaugnay nito, masasabi naman na ang samot-saring pangkikwestiyon patungkol sa pagtakbo ni Ayon ay tila alam na alam niya kung saan ay nariyan ang pahiwatig kung ipagpapatuloy ito o hindi. Katunayan sa episode ng Showbiz Update ni Augie Diaz noong October 21, 2024, kasama sa mga naging topic nila ang tungkol dito. Tila naging bukas sa iba't ibang pagpapakahulugan ang boradong post ni Ayon na may nakasulat na, "Salamat sa sign Lord, alam ko mas makakabuti itong desisyon ko para sa sarili ko." Ayon kay Mama Loy, nung mag-scroll siya sa mga comments, may mga netizen ang tinatanong si Ayon kung aatras na ito sa kanyang kandidatura. Samantala, sinabi naman ni Augie na kung pagbabasihan ay ang naging cryptic post ni Ayon ay parang aatras nga sa eleksyon ang dating nito. Medyo nakakagulo nga raw ng isip ang kanyang ginamit na imahe, lalo na't itim ang background. Dagdag pa ni Augie, parang may malungkot na mensahe na agad na pumapasok sa isip ng mga tao, kaya hindi maiwasang mapatanong kung ito ba ay aatras na. Ngunit kung makakabuti naman daw ang desisyon ni Ayon para sa kanyang sarili, hindi sana itim ang background na ginamit. Sa kabila ng kanilang pagbibigay opinyon, hinggil sa isyo o manong pag-withdraw ni Ayon sa pagsabak sa politika, ay nanatili naman itong tahimik sa issue. Ngunit tila tama nga naging usap-usapan dahil makalipas ng isang buwan mula na maghain siya ng kandidatura para sa 2025 elections, inanunsyo ni Ayon ang kanyang pag-atras. Itong Lunes ng gabi, November 4, nag-post siya ng video sa TikTok para ipaalam na hindi na niya itutuloy ang pagtakbo bilang konsihal ng Concepcion, Tarlac. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Ayon na bagamat malaki ang pagpapahalaga niya sa pagkakataon na maging bahagi ng paglilingkod sa Concepcion, napagdesisyonan niyang mas mabuting magpahinga muna at maghanda ng maayos. Binigyang diin niya na ang pagiging handa at tapat sa paglilingkod ay mas mahalaga kaysa magsimula ng hindi pa handa. Ayon sa kanya, ang desisyong ito ay para sa kapakanan ng lahat upang pagdating ng tamang panahon ay makapaglingkod siya ng mas mahusay at hindi magdulot ng alinlangan sa mga kalugar. Ang pag-atras daw ni Ayon ay hindi nangangahulugang kakalimutan na niya ang pagpasok sa mundo ng serbisyo publiko sa mga susunod pang eleksyon. Nais na daw niya ngayong maghanda upang maging karapat-dapat sa posisyong kanyang tatakbuhan. Kalakip na kanyang paliwanag ang pasasalamat sa lahat ng tiwalang ipinagkaloob sa kanya at paumanhin sa lahat ng mga kababayan niyang umasa na sa kanyang pagtakbo. Ang desisyong ito ni Ayon ay umani naman ng positibong komento mula sa publiko. Marami ang nagpaabot ng suporta at pinuri ang kanyang kababaang loob at pagiging maingat sa paggawa ng desisyon. Komento ng netizens, hindi ganun kadali ang umami na talagang hindi pa handa si Ayon sa responsibilidad na maglingkod sa bayan. Pero kitang-kita nga raw ang pagpakatotoo nito na ayaw isaalang-alang ang kapakanan ng kanyang mamamayan kapalit ng pansarili niyang interes. Kaya naman hirit ng ilang netizens, sana ay gayahin ng ibang celebrities ang ginawa ni Ayon na talagang pinag-isipang mabuti kung may sapat na kakayahan siya sa pinasok na posisyon at matauhan ng mga ito kung sila ba ay may kakayahang magbigay serbisyo publiko.
Diin pa ng netizens, ipinakita ni Ayon na hindi lang siya nag-iisip para sa sarili, kundi para rin sa kapakanan ng kanyang mga kalugar. Kaya naman tinanggap nila ng buo ang kanyang desisyon. Samantala, marami namang netizens ang nagpabatid ng pasasalamat sa sinumang taong gumabay kay Ayon at nagbigay ng kaliwanagan sa isip nito na huwag ituloy ang pagsabak sa politika na duda nga ng karamihan ay walang iba kundi si Vice. Kitang-kita ang pagprotekta nito sa pangalan ni Ayon, lalo na't hindi kaila ang mga pasaring ni Vice sa mga politikong hindi ginagawa ng maayos ang kanilang mga trabaho. Bagamat suportado din nila ang isa't isa, lalo na sa kanilang career growth, hindi kaila na mula na magdesisyon si Ayon na tahakin ang politika, tikom ang bibig ni Vice ukol rito. Kaya sabi ng netizens, tila ba masinsinang nag-usap sina Ayon at Vice at tinimbang ng mabuti ang mga bagay-bagay hanggang sa umabot sa desisyong huwag ipasok ang kanilang mga sarili sa politika.